Hello, good day po mga kamatsay. So ngayong araw, ipapakita ko na sa inyo yung ang tanim natin na strawberry. So namumunga na siya ngayon at saka mahinog na. So ipakita ko sa inyo kung paano ko ginawa, paano ko tinanim, paano ko inalagaan. So isishare ko po sa inyo yung ginawa natin. So para magkaroon kayo ng sarili ninyong strawberry. So ang strawberry natin is nakatanim lang po siya sa styro. So ayan po, nagre-recycle lang po tayo ng materials na ginagamit natin. So before that, pupuntahan muna natin yung strawberry na tinanim ng ating technician dito. So ang technician natin dito is mahilig din po sa strawberry. So ang tanim niya ngayon, marami siyang tanim actually. Sa atin dalawa lang sa kanya, sobrang dami niya ng tanim. So ngayon, nung tiningnan ko kanina, may hinog na rin po ang sa kanya. Before ko ipakita sa inyo yung tanim natin na strawberry, puntahan muna natin ang tanim ng technician natin. So tara na. So, ito naman po ang tanim ng technician natin dito. So ayan po, marami po siyang tinanim, halos sabay po doon sa atin. Tapos magkaparehas lang ang edad. So nagtanim siya, marami ang sa kanya. Sa akin, dalawang puno lang yung tinanim ko doon. So ang sa kanya, tingnan nyo, may hinog na rin siya. Ayan. Ayan, strawberry. Parehas lang po ang ginamit, compost. Isa lang kami ng source ng compost. So ayan ang sa kanya ngayon. So ayan na po ang ating strawberry mga kamatsay. So napakarami na po ng bunga. So kung ikumpara mo doon sa tinanim ng ating technician, halos sabay lang po silang tinanim at pareho po ang compost na ginamit kasi isa lang po ang source ng ang compost namin. So ang kaibahan niyan, marami po itong bunga. So bawat isang bulig niya o buwig niya, 6. So sa kanya kanina tag-iisa lang at saka ang sa atin naman is 6. So yan po, hinog na po yung 3. So dito sa kabila 6 din po siya. So sobrang dami niya ng bunga. So at saka marami pa po sumusunod dito sa kabila, oh. Yan. Marami po ang sumusunod. Yan, sobrang green niya. So ang sikreto natin, isishare ko na sa inyo yung sikreto natin. Una, kailangan meron kayong ganito. So ito po yung ating super water dripper na gawa lang po siya sa buti ng soft drinks. So ayan po ang itsura nyo. Ayan. Tumatagal po ito ng 3 to 4 days bago maubos. So ang laman nito is nasa 800 ml lang po siya. So ang laman nito is 800 ml plus dito sa ilalim niya nasa mahigit 1 litro po ang laman niya. So ayan po ang sikreto. So ayan po ang itsura ng dripper natin. Saka kung paano siya gumagana. Ayan. Ang dandaan lang po yan. So yan po ang nagmi-maintain ng moist sa strawberry natin. Kasi yung strawberry, kailangan po moisted po yung lupa. So ang isang maganda po pa po sa ating water dripper is ang ating liquid fertilizer, dito po natin siya nilagay. So nilagyan po natin siya ng combination ng ating paa, IPFG at saka ang ating kalpus. So minimix ko lang siya sa bote. Then yan na po nagsusupply ng nutrient doon sa strawberry natin. So kaya ganon, tingnan nyo po ang dahon, sobrang green po. So sa ngayon, actually first time ko to magtanim, so wala pa akong idea. So ang ginawa ko is in-apply ko lang po ang liquid fertilizer natin, tapos sa compost, kung paano natin ginawa yung compost, isishare ko din yan sa inyo. Yan po ang resulta. So sobrang nakakatanggal stress po mga kamatsay.
kung makakita mo na ganito po ang tanim mo. So meron na tayong chemical free na strawberry. So ayan, ito pwede na po itong kainin. So nakatanim lang po actually yan sa styro. Ayan po, nagre-recycle lang din tayo ng materials. Ayan, yung ating water dripper, may tutorial po tayo dyan sa channel natin. Sobrang nakakataba po ng puso pag nakagawa ka nito, nakapabunga ka ng first time ko actually ito magtanim. So sobrang nakakatanggal stress siya. So as OFW, ito lang po ang libangan natin sa ating pagtsatsaga na nakaproduce tayo ng sarili nating strawberry. So I hope nag-enjoy kayo sa strawberry natin. So sa mga mahilig magtanim dyan, try nyo po. So ayan po, wala akong na-encounter na problema sa sakit or sa pagtatanim ko ng strawberry. So ayan po, sobrang healthy po niya. So yan lang po ang sekreto, ang ating water dripper at saka yung ating liquid foliar fertilizer. So lahat po yan nandyan po sa channel natin. So panoorin nyo lang po kung paano gawin yung mga foliar fertilizer natin at saka ang ating water dripper. So ayan po, simple lang siya. Ayan. So ayan po ang strawberry natin mga kamatsay. So sobrang nakakataba po ng puso kasi yung materials na ginamit natin, sarili nating idea. So nakita na natin yung epekto. So very simple lang po ang mga materials na ginamit natin sa patubig, yung water dripper natin. So buti lang po yan ang soft drinks at saka yung liquid fertilizer natin. So simple lang po yung gawin. So mga materials natin makikita lang din natin sa loob ng bahay. So ang strawberry natin, kahit nakatanim siya sa styro, marami po siyang bunga. So sobrang epektibo po ng foliar fertilizer natin. So sa mga kamatsay natin dyan, unahin po natin alamin o unahin natin gawin yung mga ginawa nating liquid fertilizer para kung magtanim po kayo, ready na po lahat. So yan po ang unang-unang requirements o pinakamagandang gawin before tayo simula mag-garden. So ayan po, I hope may natutunan kayo today. Thank you po. God bless po. Bye bye.